So, hello mga guys. Bali, ang tutorial natin ngayon is mag-open line tayo ng PLDT Home Prepaid Wi-Fi FX ID3. So, ito yung itsura niya guys. So, PLDT Cat 4 modem. So, ang gagawin natin guys is co-connect muna tayo sa Wi-Fi ng modem or sa LAN cable para ma-access natin yung gateway ng modem natin. Then, pag na-connect na tayo, punta lang tayo sa URL, then type natin yung IP address ng modem natin is 192.168.1.1. Then press natin yung enter. Then after nyan guys, mag-login lang muna tayo dito guys. Then yung username at password na ito is default is PLDT Home. Type ko lang PLDT Home. Then password nya is PLDT Home. Then ito guys, same yung username at password, then click natin yung login. Then after nyan, manghihingi ng bagong password yung modem natin. So, gawin ko na lang bagong password is PLDT Home 1. Then next ko, ipapareho ko na lang din PLDT Home 1. Yan guys, then click ko yung apply. Then to, then login ulit tayo guys. Then, yung username natin is PLDT Home, password, yung bago nating password na ginawa, PLDT Home 1. Home 1. Yan guys ha. Yung sa paggawa ng bagong password, kahit anong password lang ilagay doon, kung ano yung gusto nyo yung password, yun yung po ilagay nyo. Then, press natin yung login. Then, after nun, dito, check natin, yan. Dito. Bali, yung SIM na nakabit ko pa kasi yung PLDT SIM. Mahina kasi yung smart sa area ko. So, ito siya guys. Then, ang gagawin natin is mag-open line tayo. So, para mapag-open line tayo, may i-edit lang tayong sa URL natin. So, ito guys, yung default. Then, mag-login tayo dito sa may advanced login page ng modem natin. So, ito sa URL, babaguhin natin tong idu/home, papalitan natin yan ng login1.asp. Then, ito guys, idu/home, papalitan natin ng login1.asp. So, then press natin yung enter. Then, dito sa username, ilalagin natin yung advanced account. Bali, yun yung pinaka admin account ng modem natin. So, dito, type natin advance. Then, password nya is Asia Telco. So, guys, ito yung spelling na Asia Telco. Then, at sign SIAT capital T number 3 small letter L C then O. Then, click natin yung login. Then, kapag nakapag-login na tayo, ma-access natin yung advanced web server ng modem natin. So, para mapag-open line tayo, pupunta tayo dito sa may system command. Click nyo lang to guys. Then, dito system command, i-input natin yung command para mag-open yung telnet ng modem natin. So, para kapag na-open natin yung telnet ng modem natin, pwede na tayo input ng script na pang open line sa FX ID3 natin. So, ito yung command nya guys. Itong system command. Credits nga pala kay Madam Sanders sa tutorial na to. Then, ito yung command nya guys. Telnet D negative P 23 negative L / bin / SH. So, ikakopy lang natin to. Copy lang natin. Then, dito sa command box, paste ko lang siya. Then, click natin yung send. Then, kapag na-send nyo lang guys, wala namang lalabas siya sa output box. Bali, ang gagawin natin is, pupunta tayo sa command prompt ng modem natin. So, search na lang natin dito is command prompt or CMD. Yan guys, command prompt. Then, click natin yung open. Then, dito type natin sa command prompt, telnet space 192.168.1.1. So,
telnet space 192.168.1.1. Then press natin yung enter. Kapag nakapasok na kayo dito sa my telnet, guys, it means open na yung telnet ng modem natin. So guys, kapag hindi kayo nakapasok dyan, check nyo na lang din dito sa settings ng Windows ninyo kung naka-open ba yung telnet client ng modem ninyo. Then check nyo na lang dito, punta lang kayo dito guys sa my control panel. Then open. Then punta kayo dito sa my programs. Then click nyo yung turn Windows features on and off. Then hanapin nyo yung telnet client. Make sure na naka-check yung box ng telnet client. Kapag naka-uncheck yan guys, hindi nyo mapapasok yung telnet ng modem ninyo. So, ano ko lang ulit guys. So, naka-check. Then, click ko lang yung okay. Yun lang guys ha. Pag hindi nyo napasok to, i-open nyo lang yung telnet client ng PC ninyo. So, i-close ko na to. Okay na tayo dyan guys. Mag-input na tayo ng script para ma-open line yung modem natin. So, ito yung second script. Dito, nakapasok pa tayo sa may command prompt. Then sa telnet command, i-input lang natin tong serial underscore test slash dev slash ttyacm1. So, ikakopy ko lang ulit to guys. Then, copy. After nun, balik tayo sa my command prompt natin. Then, paste ko lang to. Right click para mag-paste. Wait lang, copy ko lang ulit. Copy. Then, right click para mag-paste. Then, press natin yung enter. Then, lalabas na ganyan. Then, after nyan, ito-type natin next is 80. 80, then press enter. Then after nyan, copy lang natin itong kasunod. Then copy, then paste lang natin ulit sa may command prompt. Then press enter. Then after nyan, pag may lumabas na kita kayong okay dito guys, it means open line na yung modem ninyo. So ang gagawin nyo guys, pwede na natin i-close yung telnet. Close lang natin. Close. Then, close lang natin to yung code. Then, maglalag out tayo dito, guys. Log out. Then, login ulit natin. PLDT home. PLDT home 1. Yan. Log in. Then, punta tayo sa may settings. Then, system settings. Click natin yung factory reset. Restore natin. Then, click OK. Then, wait lang natin mag-boot ulit yung modem. Wait lang natin guys. Yan. Wait lang natin mag-boot yung modem. Wait 1 minute. So guys, pwede nyo na i-ready yung Globe SIM card ninyo na ikakabit. Then wait lang natin mag-boot. A few minutes later. Then kapag nakita nyo na to guys, yung login web server ng modem natin, patayin lang muna natin yung modem natin, turn off. Then hugutin ko yung SIM slot, papalitan ko siya ng Globe SIM. So dapat kapag nagboot yung modem natin, mababasa niya na yung Globe SIM card na nilagay natin. Wait, ikabit ko lang. Globe SIM, then turn on ulit yung modem. Then, wait lang natin ulit mag-reboot yung modem at ma-access natin yung gateway. A few moments later. Ko lang ulit to. Refresh. Then, maglalagin ulit tayo dito guys. Then, yung default password kasi nag-restore factory setting tayo, babalik ang username at password niya sa PLDT home pareho. Then, dito, PLDT home, ulit. Yan, then click natin yung login. Then, dito, gagawa ulit tayo ng bagong password. Bali, PLDT home 1.
PLDT home 1. Yan lang gagawin ko guys para madali. Yun, then apply. Then, login tayo dito ulit. PLDT home username, password ko. PLDT home 1. Login. Then, to guys, open line na yung modem natin. Nagka-signal na yung Globe SIM card. Yan, may signal na. Then, ayusin na lang natin yung frequency band tsaka APN para maging okay yung connection ng Globe prepaid SIM natin. Dito, edit ulit natin itong URL. Palitan natin ng login 1.asp. Then, dito username, advance password, at Asia Telco. Yan guys ha, Asia Telco. Then, click login. Then, pupunta dito guys sa may APN. Mag-add tayo ng bagong APN. So, gagawin natin yung APN ni Globe. Add new tayo. Click natin yung add new. Then, profile name, Globe Internet. Then, APN niya, http.globe.com.ph. So, then, okay na yan guys. Click nyo lang yung save. Yan. Settings has been successfully changed. Then, dito, balik tayo sa may APN. Click lang natin to. Then, dito sa may host name, click lang natin yung ginawa nating bagong APN, yung Globe Internet. Yan. Then, set as default. Then, okay. Then, wait lang natin, guys. Oh, yun, guys. So, naka-default na siya. Pupunta tayo ngayon sa may Band 28 Management. Yon. Settings as successfully changed. Then, default niya na yung Globe Internet para sa Globe SIM card. Then, punta tayo sa may Band 28 Management. Then, itong sa mga band frequency selection, enable lang natin siya. Then, ito enable. Then, check lang natin to guys. Ito. Check natin. Yan. Para sa Globe, itong Band 41, click lang natin yung apply. Yan guys, then wait lang tayo na mag search yung modem natin sa band 21. Kukonnect siya sa band 41 pala. Wait lang natin. Mag-automatic logout siya guys. Wait lang natin mag-apply. So, yun guys. Apply na siya sa band 41. Yan, naka-enable naman siya. Then, nagagawin natin guys is magla-logout tayo dito. Click lang natin itong logout. Then, login ulit natin dito yung PLDT home. Then, password PLDT home 1. Then, dito check natin sa may APN kung pumasok yung APN na in-add natin sa settings. Then, advanced settings. So, ito na guys. Tama siya. So, yun lang po ang tutorial lang pag-open line ng PLDT Home Prepaid Wi-Fi FX ID3. So, maraming salamat po sa panonood.